Dumami po ang mga nagpo-positibong overseas Filipino worker sa Hong Kong sa gitna ng nararanasang surge doon dahil sa Omicron variant. At mula sa Hong Kong, makakausap po natin GMA News Stringer, Azon Cañete. Azon, magandang umaga sa iyo. Gaano ba karami ang COVID cases dyan? At ilang mga kababayan na natin ang tinamaan? 156,827 na ang kaso ng COVID dito sa Hong Kong kahapon, mula sa 55,353 noong isang araw lamang. Karamihan daw sa mga kaso ay Omicron variant, at ayon sa Philippine Overseas Labor Office naman, nasa 221 na mga Pilipino sa Hong Kong ang tinamaan ng sakit. 43 sa kanila ay gumaling na. Ngayon dito sa Hong Kong, pinagising ng Hong Kong government ang compulsory testing matapos magpositibo sa COVID-19 ang ilang sewage system ng Hong Kong. Karamihan sa mga pasyente dito ay matatanda, edad higit 65 hanggang 105, at karamihan na hindi nakapagbakuna. Umabot na rin sa 1,358 ang namatay dito sa Hong Kong dahil sa COVID-19. Ang malungkot pa nito, no? Umabot na sa 4,322 frontliners, mga empleyado at health workers sa hospital, ang nagpositibo na rin sa COVID. Sa ngayon din ay pinayagan ng Hong Kong government ang self-testing sa paggamit ng rapid antigen test o RAT. May nabibili dito sa ilang shops at pharmaceuticals na may binibili na libre ang gobyerno sa ilang mga identified areas na mga cases. Ayon din sa latest ng update ng OWA, umabot na sa 221 OFWs ang tinamaan ng COVID dito sa Hong Kong ngayong sixth wave ng pandemic. Yeah, Azon, kumusta ang pangkalahatang buhay dyan sa Hong Kong ngayon? Nakakalabas ba ng malaya mga tao? Kumusta ang public transportation? Kumusta ang mga groceries? Nakakapamili ba ng mga pangailangan ng mga tao dyan? Kabilang siyempre ang mga kababayan natin. Nangyari kasi sa iba, no? May isang araw din nagpanic buying dito. Mm-hmm. Ang nangyari kasi dito, yung may naka-schedule supposedly ng compulsory universal testing, na ibig sabihin, 7.5 million na dami ng population ng Hong Kong ay dadaan sa COVID test sa loob ng 7 na araw. Aha. Ngayon, may ilang lumabas na balita na kasabay ng compulsory testing ay magkakaroon ng citywide lockdown. Aha. Kaya ang nangyari dito, sa balitang ito, panic buying ng mga tao. Mm-hmm. Ongoing pa rin yun hanggang ngayon, Azon? O na-replenish na ba yung mga stocks? Na-appease na ba yung pangamba ng mga tao? Sinisiguro naman ng Hong Kong government na may kakayanan ang Hong Kong, no? Sa tulong ng central government ng mainland China, yung supplies ay very stable kumano. Mm-hmm. So, medyo yung panic buying kasi mukhang response talaga ng mga taga-Hong Kong dito yung pag may crisis, ang muna talaga ay kailangan ay makakuha ng ganun. Pero yun na nga, laging sinisiguro ng gobyerno ng Hong Kong sa tulong ng central government mula sa mainland China ay may enough supplies na manggagaling doon para sa mga tao sa Hong Kong. Okay, Azon, kumusta naman yung lagay ng mga kababayan natin nagpo-positibo sa COVID-19? Meron bang sapat na mga espasyo, isolation facilities, yung mga ospital natin, kumusta? Ito ngayon ang kalakaran sa ating mga OFWs dito, no? Ang mga employers dito ay nasasagawa ng rapid antigen test sa kanilang domestic workers. At kapag nalaman na nagpositibo ang domestic worker, pinilalabas sila ng bahay at pinahanap ng ibang tirahan. Fortunately, ang iba ay tiniterminate o di na pinababalik sa trabaho. Ang nangyayari kasi, Ivan, dahil puno naman din yung hospital, kahit nakapila sila doon sa hospital, wala rin silang pupuntahan. Mm-hmm. Kaya ang panawagan ngayon nila sa gobyerno ng Pilipinas at ng Hong Kong ay bigyan sila ng lugar para makapag-quarantine. Mm-hmm. Azon, nagbawas o nagtigil raw ba ng biyahe ang ilang pampublikong transportasyon dyan? Paano nakakagalaw yung mga kababayan natin at iba pang taga-Hong Kong kung kinakailangan? Una naman, Ivan, mostly ang labas ng ating mga kababayang OFWs dito ay linggo lamang o day off nila. Na ngayon naman, mas pinag-iisip na huwag din palabasin o magtumpo
para sa social distancing. Mm-hmm. Kaya kung may kailangan lamang malalabas, may ilang alternatibong paraan naman na gamit ang ilang means ng transportation dito tulad ng train, ferries, at ilang biyahe ng route. Nako, maraming salamat sa pagbibigay ng update sa amin. Azon Cañete, at mag-iingat ka. Maraming salamat mula rito sa Hong Kong, Azon Cañete, buong puso para sa Pilipino.